Hello, what's up sa inyo mga kuya, mga ate, nanay, lolo at lola. At nandito na naman tayo sa panibagong vlog. Medyo matagal-tagal na rin simula nung nai-upload natin ang ating review sa ating rechargeable fan. At nandito tayo para ibahagi ko sa inyo ang aking kaalaman para sa paglilinis nitong ating rechargeable fan. So, bago natin umpisahan, ipasok ang intro! So mga ate, mga kuya, nanay at lola, at ang kailangan nating tools dito ay flat screw at Phillips screw. So yan, dapat manipis siya para pumasok dun sa butas ng ating tornilyo. So, ang unang-unang gagawin natin ay tanggalin lahat ng tornilyo na ito. So, tatanggalin lang natin yung tornilyo. So, kagaya nga na sinabi ko, dapat manipis siya para pumasok siya dun sa butas. Kasi kung mataba yung gagamitin mo dyan, di kakasya yan. So, tanggalin lang natin. So, kung natanggal nyo na yung tornilyo, so, kailangan natin itong ating flat screw. Sisikwat lang natin. So, makikita nyo, nabuka agad kasi nga lumuwang na yung tornilyo. At wala na siya pinagkakapitan. Then, natanggalin lang natin. So, yan. Luluwagan lang. Huwag nyong pepersahin, ha. So, ito yung mga laging problema ng mga nakabili nitong 7-inch rechargeable fan with LED light na nadumihan na yung kanilang rechargeable fan. Siyempre, naalikabukan dahil mas madalas siguro nilang ginagamit outdoor. Kaya, puro alikabok na at ang kanilang problema ay kung paano linisin. At syempre, paano mo malilinis kung hindi makakalag, di ba? So, yan, natanggal na natin. So, yan. Natanggal na natin yung takip niya, panlikuran. Then, makikita nyo dito yung pinaka board ng ating rechargeable fan. Then, yung kanyang battery na kaparehas lang sa ginagamit sa beef. So, madali lang siyang i-replace. Kung papalitan niyo siya, kung madalas na siyang nalolobat kaysa gumagana. So, yan. So, next step natin ay tanggalin yung tornilyo dito. So, may makikita kayong tornilyo dito. So, kalagin muna natin to, hindi dito. Kalagin muna natin. Oops, tanggal na. Then, yung tornilyo naman dito. Yan. So, tanggalin natin to. Yung nakalagay dito. Tanggalin nyo lang. Then, next. Doon sa kabila rin. Ganun din. Same process lang din.
para matanggal natin to, yung pinaka mismong LC dun sa ating fan. So, angat lang. Yan. So, yan. Tanggalin nyo lang doon. Then, ang next step natin ay yung mga clip na to. Kung makikita nyo, may clip siya dito. So, kailangan siyang masungkit. Kaya, kailangan natin ng flat screw. Kailangan siyang sungkitin para umangat dito. Diba? So, may technique ako dyan. So, medyo magkakaawang lang siya ng konti. Pero, ayun yung pinaka technique natin. So, susundutin siya dun sa pinakamalapit dun sa ating clip. Kung makikita niyan, dito yung clip. Tapos, dito ko. So, may awang siya ng konti. Kaya, sundutin natin siya. So, napaka basic lang. Itutulak lang siya. Para matanggal siya dun sa pagkaka-clip. So, yun. Nakita niya, bumuka na agad. Then, hanggang sa mga makalag na to, pinaka-frame. So, yan. Nakalag na siya, mga kuya. So, yan. May isa pa. So, yan. Natanggal na natin. So, hinay-hinay lang sa pagbatak kasi yung wire natin eh nakakabit pa dito, baka ma-damage at matanggal, 'di ba? Pero pwede naman siyang tanggalin kasi di tanggal naman yung wire niya. Pero kung hindi ko na siya tatanggalin, baka mapaano pa kasi. So, tanggalin na natin. 'Yon. So, 'yan. Kung makikita nyo, si LED, testing natin kung gagana. Ayan, gumagana. Si LED ay nakasakit pa yung kanyang ilaw dito. So, nasa inyo yan kung tatanggalin nyo. Kasi madali lang naman din siya tanggalin nandito. May mga sakit siya. So, tabi muna natin. So, ayun nga. Kung napansin niyo dun sa video, may butas-butas na dito sa may likod. Kasi may tornilyo siya. Tinry kong i-detach yung mismong LC dito sa ating pinaka-frame. Dito sa bilog na to. So, hindi siya madedetach. Madedetach siyang buo kasama yung ating magneto. So, baka mapano pa kaya kinabit ko na lang. So, advice ko ay pwede na siyang linisin ng ganito, then gamit ka ng wipes or basahan, then yung walis para matanggal yung alikabok na namuo dito sa atin. So, di ba, napaka basic lang. At syempre, kung nakalag natin, dapat kailangan natin ibalik. Just lang. So, pagka ibabalik nyo na, at syempre, yari nyo nang mapatuyo at malinisan to. Ingatan nyo yung wire dito kasi baka mabatak siya, kaya maipit sa pagkabit. So, pagka kinabit siya, mas madali kaysa dun sa magtanggal. Kasi yung mga clip niya, mas madaling i-push. So, yan. Sakto na. So, yan. Walang may ipit. Yan. Turun lang yung tumunog yan. Yung mga clip niya. Kasi pag-lock na. Yan. Pero sa inyo lang para maglapat talaga. Yan. So, yan. Lapat na lahat. Then, ibabalik lang natin yung tornilyo dito. So, bago natin ibalik, kailangan natin ibalik to. Pinaka-guide niya. So, ipapasok lang yan. Yan. Then, attach lang natin ulit yung tornilyo.
So sa mga may natutunan dyan at nalaman kung paano maglinis ng ating rechargeable fan, ay siguraduhin mag-subscribe at i-like ang video na to kung nagustuhan at mag-comment sa mga may katanungan. So, ayan, tornilyo lang ulit para maibalik na natin sa dati. Importante yung mga tornilyo nito, baka mawala. Then, ipasok lang natin siya. Yan. Then, yung tornilyo niya dito, sa pinakagilid, ito siya, yung pinakakaibang tornilyo. Ito lang yung nag-iisang kakaiba. So, yan. Tornilyo lang natin siya ulit. Yan. Then attach. Siguraduhin nakahigpit na mabuti ang mga tornilyong ibabalik. So, next, yung pinakatakip na nito, nung pinakabody niya. So, kailangan pagka kinabit nyo, kung makikita nyo dito, may guide ng lalagyan ng kuryente, dapat mailagay nyo mabuti. Kasi pag di nyo nailagay dyan, may tendency na maipit to sa pagkakalagay ng ating body. So, ilalapat lang natin siya. Yan, lapat lang. Ang makita nyo may butas yan. Dito rin sa kabila. Yan, para lumis dun sa ating mga pagtotornilyohan. Baka maipit yung wire, masira. So yan, kakabit natin yung body. Ito yung pinaka-body niya. So napakadali lang din niya ikabit kasi natanggal na nga natin, kaya natin kabit. So yan, ipepress nyo lang din kagaya nung kanina. So kung makikita nyo, dapat wala nakaipit na wire. So yan, press nyo lang. Cherry na tayo, maglinis ng 7-inch rechargeable fan. At sana nagustuhan nyo yun. At huwag kalimutan mag-subscribe, like, share, and comment. At pinutin na rin ang bell na button para lagi yung updated sa mga videos namin. So, bye-bye. See you in the next vlog. Devil in a red dress. Call 911, I'm a killer. You know I hate to confess.